Maalala nyo po, ito yung pinuntahan namin nung nakaraan, yung naabot kami ng ulan. Ito rin po, yung mga dinana nating bato nung nakaraan, yung mga buhay na bato. Maalala nyo po yung trivia dito ni Kapromby, mga buhay na bato. May kasama po kaming tour guide si Jared. Apo po siya ni Konsehal. Siya po yung magga-guide sa amin ngayon kasi si Konsehal po ay may ginagawa. Pupuntahan po natin at babalikan natin si Nanay Mercy. Dadalhan muli natin siya ng bigas. Ayan, thank you kayo Jared. Siya yung nagbitbit ng aking bigas. Maraming salamat sa iyo. Medyo malayo po to, tatawid pa tayo ng ilog. Tapos aakyat pa uli ng bundok. Medyo malayo po to. Mas okay lang ang panahon ngayon kasi mainit kaya hindi maputik. So abangan niyo po kami mamaya sa bahay ni Nanay Mercy. Yan po yung mga bato-batong buhay. Buhay yung bato dyan, be? Opo, lalaki po yan. O, totoo? Yung mga ano, lalo na po yung nasa ilog. Yan po yung mga buhay na bato. Lalaki daw talaga yan. So, ayan. Dito malapit na tayo sa ilog. Oops, baka mga... Cameraman ka muna. Marami po sa akin, cameraman. Bakit hindi na mapapos yan, pero daw siya. Pero dahil ingat ha. Galing mo. Para nagkakainis si Gaffer lang, akin mo. Ang ganda ko naman dito. Grabe. Ate G! Ate G! Grabe! Shoutout muna, Roda Official. Roda Official! Shoutout! Grabe, ang sarap maging bata, makakalingap. Walang ka-problema. Mga taga saan kayo? Malayo dito? Alam nung tour guide namin ang password ng gate. Tagal mo yan. Wag na. Hindi na yung tinatanggal, be. Kapako yan, be. Kapako. Hindi natin. Ano na lang tayo. Diba? Hindi na tinatanggal eh. Tapos dito, nagpipicture daw muna kada dadaan. Wait lang. A few moments later. Dito sa bahay ni Ate Mercy upang kumustahin siya at bigyan muli ng kaunting tulong. Yan. Kung maalala nyo po mga kalingap, si Ate Mercy ay yung tinulungan natin nung nakaraan, yung inabot kami ng ulan dito sa bundok. Yan. At nakikain uli kami dito ng kamuting kahoy. Ate, kumusta ka po dito? Okay lang po. Kahit pa paano, nakakaraos din. Ayan. Ate, paano ka nga nakarating dito sa ano, sa Camarines Norte? Opo. Nung nagdaan po, nag-lockdown si Duterte, kaya kami napunta dito.
galing kami ng Mindanao ng January. Pagdating namin sa Manila, nakapagtrabaho pa kami. Tapos pagdating ng March, nag-announce si President Duterte na mag-lockdown. Kaya napilitan kaming umalis uli. Uuwi sana ng Mindanao uli. Kaya lang, ang problema, wala nang masasakyan. Tapos, yung mga sakayan, putol-putol, hanggang sa inabutan kami uli ng kahit pala sa probinsya may lockdown, sa Daet. Kasi totally lockdown nun. Buti na lang, may nang magandang loob na sabi doon muna kayo sa bundok. Ayun, nakalating kami dito, kahit pa paano may natirahan. Ayan, libre naman yung tira dito. Opo, sa bundok. Libre naman po yung tira dito. Kaya lang, ayun, pagkain namin, yung kunting puhunan at saka baon-baon sana namin nung galing kami Mindanao, dahan-dahan nakain namin at wala naman kaming hanap buhay, di namin masabayan at di namin nasanayan pa yung hanap buhay ng mga taga dito. Ang baon namin yun, ang pinagkakain lang namin. Hindi nyo masyadong kabisado yung buhay dito? Opo, ano po? Hindi namin po alam. Hindi. Tsaka yung asawa ko po may problema din sa buto, kaya kahit na pag kukuhit ng nyog, pag ng nyog, hindi, opo, hindi niya kayanin yun. Mabigat po yun. Ano yung hanap buhay mo ngayon, ate, dito? Paglalabada lang po. Labada. Isang beses sa isang linggo. Magkano ang kinikita mo? 200 lang po. 200, ayun. 200 weekly. Weekly po. Yung 200 pinagkakasya mo sa loob ng isang linggo. Isang linggo. Pagkakasya mo naman, ate. Kahit pa paano, dahan-dahan, may yung kukulangin, pinaanuhan namin, inaharvest naman namin ng kamuting kahoy, pinapapalitan sa barrio site ng bigas o kaya yung mga ibang kakailanganin namin, asukal, gano'n. Palitan asin, na lang. Opo, palitan na lang po kasi wala nang pera. Pumapayag naman sila doon? Opo, yung iba po, minsan pinapalitan po. Kamuting kahoy, tapos ano ba yung ibang produkto nyo dito? Pili. Pili po. Ayan, mahalang pili. Naman kadamihan yung pili kasi hinihintay lang namin kung may laglag. Depende din po sa bunga. Ayan. Ito po mga kalingap yung bahay nila, ate. Video natin. Ang kanyang bubong po ay plastic na may patong na dahon ng niyog. Pag umulan, yan, syempre maanuhan sila dyan, no? Maampiyasa ng ulan. Yan, kasi butas-butas din yung kanilang dinding. At napakaliit lang po ng kanilang bahay. So, sa mga gusto pong magpahatid ng tulong, pwede nyo po akong kontakin sa aking FB account, Roda Renacido po. Lalagay ko po sa description box mamaya kung paano nyo ako makokontak. Ate, ano yung ginagamit nyong ilaw dito sa gabi? Ano po, flashlight lang. Flashlight lang? Opo. Wala kayong solar? Wala para po. Maliwanag? Wala po. Yung flashlight namin, isang araw, isang gabi lang, o minsan inaabot ng pangalawang gabi, mahina na. Di ba rechargeable yun? Saan kayo nag-charge, ate? Doon po sa site. Ay, nakikicharge pa kayo? Charge po sa barangay hall. Ito lang po yung ayan, kaya namin nung magdaan. Ayan, ito po yung ilaw. 115, dalawang gabi lang yun, mahina na pag Ay, wala na uling charge, ate. Opo, wala na nga. I-charge pa nila to sa barangay. Opo. Para magkailaw sila sa gabi. Maglalakad pa po sila ng 15. To 30 minutes. Kasi kami mabagal maglakad, kaya naabot kami ng 25 minutes. Kayo? Naabot kalahating oras. Opo, kalahating oras. 10 minutes o 15 minutes kasi minsan, lalo na si yung asawa ko, mahina maglakad yan sa mga bundok-bundok na Talagang minsan nadadapa pa. Eh, may dalang 4 na galon. Bawal sa kanya yung mabibigat. Kasi may sakit nga po siya. So, ayun ate, bumalik kami para bigyan ka uli ng tulong. Salamat. Ito, may dala po akong bigas. Salamat po. Talaga dito. Welcome po, welcome. Ang laki-laking tulong na ito sa amin. Ayan, kahit welcome. Kahit pa paano nakakatulong at mahirap maghanap ng ganito dito sa bundok. Wala kang hanapan. So, anong masasabi mo ate sa mga tumutulong? Maraming salamat po talaga sa mga tumutulong. Hindi namin akalain na inaabutan pa kami dito ng tulong sa ganitong mga panahon. Akala ko nga noon wala nang tutulong sa amin at dito na lang kami mabubulok. Wala talagang pera sa totoo lang dito. Wala kaming pagkakitaan. Mahirap. Opo, ano po, mahirap. Kaya kung siyempre lalabas ka, ang layo-layo po ng lalakari mo bago ka makakarating sa labasan. Kailangan mong gumastos ng 100 hanggang 200 bawat isa. Bago po makasakay nung papuntang Daet. Pero maliban doon, may babayaran ka pa din pamasahe na 35 kada isa. Makalating lang ng Daet. So, kung dadalwandaan yung pera mo,
wala na. Hindi ka na makabalik. Wag ka nang pumunta doon sa bayan. Wala ka nang mabibili. Wala ka nang mabibili. Opo, yun po talaga. Ganun talaga kahirap ang buhay dito. Sayang lang yun, ano. Pag ano. Pag hindi ka naman sasakay, lakad ilang oras ate. Ano po, mayigit isang oras? Isang oras at saka 20 minuto ata. Pag mabagal ka maglakad. Mabilis-bilis na yun. Mabilis-bilis na yun. Talaga, mahirap talaga maglakad doon. At ako'y napapagod din at hindi ako sanay din ng malayo dati ng lakaran. Mahirap ano. Paano ka naka-adjust ate? Kasi sa Maynila, syempre vendor ka sa Maynila. Nagbe-vendor ka. Mabilis ang pera sa Maynila. Magtinda ka lang, opo. Mamaya may kita ka opo, na. Opo, ganun po talaga. Pero dito parang, parang iniisip ko nga noon, nato-torture ang isip ko. Kasi bukod sa wala na ngang pera, ang dilim-dilim pa ng paligid ko pagdating sa gabi. Wala ka man nang makausap. Opo, kasi nag-isa lang kayo. Dalawa lang po talaga kami ng asawa ko. Minsan nga, masaya kami pag may nag-iingay na sa labas at may nakikipagkwentuhan. Akala namin pupunta. Yung pala doon lang pupunta sa kabila. So, wala talaga. Parang ano, nasasabi ka sa tao, ano ate? Opo, parang nasasabi ka po sa tao. Kaya yung agum ko dati, sabi niya, ayaw niya daw dito. Kaya lang, sabi namin, maglabas kami papuntang Dait at maghanap ng mapagkitaan. Eh, bawal naman po kasi kahigpitan nga. Lockdown po, pa. Magre-rent din po kami ng bahay kung sakali doon. Eh, saan pa kami kukuha at ubos na yung puhunan namin. Ayan. So, ayan ate, pagpasensyahan mo na yung maraming konting tulong. Maraming salamat po talaga ito sa mga nagbigay sa amin ng tulong dito at saka sa inyo po. Ayan. Welcome po. Salamat. Welcome. Ayan. Sa lahat po ng gustong tumulong kay nanay, ayan, maaari nyo po akong kontakin sa aking FB account para maipahatid nating muli ang tulong dito sa kanila. Kahit po napakalayo ng kanilang bahay, bundok na po to, tatawid pa po tayo ng ilog, at malayo talaga, kalahating oras yung nilakad namin. Pero, yun po talaga yung pagmamahal namin para sa mga tulad nilang higit na nangangailangan, ay talaga pong nasa puso namin yan. So, thank you so much salamat po mga Kalingap. Po salamat po. Welcome po, welcome. Pray lang po tayo. Opo. At, malay mo, may lagi mga... Lagi naman po yun, bago ako matulog, kahit pa paano. Wala kaming simbahan dito, hindi naman ako nakakalimot. Baka nga siguro po ganito na mayroon din nakatulong sa amin. Opo, si Lord po kasi lagi nakatingin. So, maniwala talaga ako, sabi ko na ano. Lahat ng panalangin. Opo, lahat ng panalangin mo, kahit sabihin natin na hindi mo na sinisigaw sa sarili mo na lang, mayroon ka pa rin pag-asa. Opo, opo. Manalig lang tayo yun kay lang Lord. Yun na lang po ang kinakapitan namin sa ngayon. Mm-mm. Kahit pa paano... Balang araw, may mga kakita sa amin, may mga katulong, gano'n na lang. O, di po ba? Nakarating opo, kami dito. Ayan. So, ayan po mga Kalingap. Bye-bye ate. Thank you po. Sige po, mauna na po kami at kami po ay may mga pupuntahan pa rin na tutulungan. Salamat po. Salamat po sa dala. Ayan. Welcome po. At dyan po natatapos ang aking video sa araw na to. Thank you so much po sa lahat ng nanood. Huwag niyo pong kalilimutang mag-like, share, comment, and subscribe para mas updated kayo sa lahat ng aking mga video. Bye-bye po and God bless us all.